We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos yung aram, kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Mayap agat panapon, kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Harold Reyes. Naimbaga malem, live naman mula rito sa GMA Ilocos Station. Ako naman po si Ivy Hernando. Mga kapuso, dagsana ang mga Christmas shoppers sa mga pamilihan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Tatlong araw bago ang Pasko. May ulat si Jasmine Gabriel-Galban. Dumarami ang Christmas shoppers sa Ilagan City, Isabela ilang araw bago ang Pasko. Inagahan na rin ng mga mamimili para makaiwas sa last minute shopping kung saan perwisyo ang traffic. Nagkakaubusan na rin daw ng stocks. Napuno rin ng Christmas shoppers ang mga mall sa San Fernando City, Pampanga. Bata man o matanda, hindi nagpahuli para maki-Christmas rush at makabili ng mga regalo ngayong Pasko. Blockbuster din ang pila sa mga ATM upang mag-withdraw ng perang pambili ng pang Noche Buena. Sa Pangasinan, ang ilang Christmas shopper gaya ni April, imbis sa supermarket mamili, sa palengke na lang siya dumiretso. Pero napansin daw niya na mas mataas ang presyo ng Noche Buena item sa palengke, higit sa SRP ni nilabas ng DTI. Lahat ng mga salad, saka yung mga sauce na spaghetti, mas mataas dito sa loob ng palengke. Kaysa... Pero ma'am, bakit ito ka nabili sa palengke? Ayoko po doon sa mall kasi syempre mahirap na. Mas maganda dito na sa loob ng palengke na lang. Paliwanag ng mga negosyante, lahat ng kanila mga paninda, inangkat din nila sa supermarket, kaya pinatungan ang presyo. Nagdadagdag lang po kami ng 2 piso, ganun. Opo, 5 piso. Di naman aabot sa 5 piso, madam. Babantayan daw ito ng DTI. Tiniyak din ng DTI na wala nang aasahang pagtaas sa presyo ng Noche Buena items. Wala na po tayong ine-expect na pagtaas kasi ito na po yung suggested retail price na bago. So, hindi na tayo nag-i-expect po ng pagtaas ng additional na increase. Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Tumaas ang presyo ng karne ng baboy, manok at baka sa ilang pamilihan ilang araw bago ang Pasko. May live report si Claire Lacanilaw. Claire? CJ, 2 araw bago ang Kapaskuhan, nagsimula ng tumaas ang presyo ng ilang karne sa pamilihan. Tumaas ang presyo ng karne ng manok sa pamilihang bayan ng Kalasyo, Pangasinan. Ang dating 190 pesos per kilo, 200 pesos na ngayon. Wala silang mapagkukuhanan. Oo, kaya ano, medyo tumaas yung presyo. Matumal ngayon man kasi ano, mahal nga eh. Pag nagtitinda po kami, parang halos dito tumutubo. Kahit mahal, okay lang po kasi yan lang po yung ano, available na pwedeng ihanda. Sumigla naman ang bentahan ng karne ng baboy. Kahit tumaas ang delivery fee sa karne, hindi na umano nagtaas ng presyo ang ilang negosyante upang maging abot kaya sa mamimili. Kasi dati isang baboy lang kami. Ngayon medyo isa't kalahati, 2, ganun na po. Ang supplier namin nagtaas na sila ng 10 piso last September pa. Pero ngayon dito sa bintana namin, hindi pa kami nakapagtaas. Kasi kawawa ng mga tao, sabi nila walang pera, ganyan. Sa Isabela, bahagyang tumaas ang presyo ng karne ng baboy at baka. Nasa 320 pesos ang kada kilo ng boneless pork, na dating 300 pesos, habang 290 pesos ang kada kilo ng pork chop ribs, na dating 280 pesos. Nasa 250 pesos naman ang kada kilo ng pata na dating 240 pesos, habang ang pork belly naman, nasa 330 pesos ang kada kilo, na dating nasa 320 pesos. Tumaas din ang kada kilo ng manok mula sa 290 pesos, 300 pesos na ngayon,
Ang karne ng baka ay nasa 280 pesos hanggang 320 pesos per kilo. CJ, andito tayo ngayon sa Malimgas Public Market sa Dagupan City at umaabot sa 300 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy habang 200 hanggang 220 pesos ang karne ng manok at 400 pesos naman ang kada kilo ng baka. At patuloy naman ang inspection o mahigpit na monitoring ng National Meat Inspection Service sa mga ibinebentang karne upang matiyak ang kalidad at ang malinis na karne dito sa pamilihan. At nakausap natin ang ilang mamimili dito sa pamilihan at kanya-kanya na silang diskarte sa pagbabudget ng kanilang ihahanda sa Noche Buena. At kahit simple umano ang kanilang ihahanda sa Kapaskuhan, ang importante sama-sama at buo ang kanilang pamilya na magdiriwang sa Kapaskuhan. At patuloy naman ang paalala ng otoridad na maging mapanuri sa kanilang binibiling mga produkto dito sa pamilihan. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilao. Dagsa ng mga pasahero, nararanasan na sa ilang terminal ng bus sa Luwag City, Ilocos Norte. Narito ang report. Dagsa na mga pasahero sa isang terminal ng bus sa Luwag City, Ilocos Norte, ilang araw bago ang Pasko. Mga pauwi ng probinsya ang karamihan sa mga pasahero. Halos fully booked na raw ang biyahe hanggang sa bagong taon. Marami na po pasahero, sir. Halos puluhan na po lahat ng buong bus. Mapauwi po ng probinsya, sir. Ipapuntang Cagayan po yung iba. Mga pauwi ng Cagayan, Isabela, Apayao, La Union at Baguio ang karamihan sa mga pasahero. Masaya mga pasahero dahil maluwag ang pagsakay, hindi gaya nitong nakaraang mga taon na maigpit ang pagbiyahe dahil sa pandemya. Kada oras din ang trip interval ng mga bus. CJ Torida, 1, North Central Luzon. Pinakamaikling araw at pinakamahabang gabi o ang tinatawag na December Solstice, nararanasan ngayong araw. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. CJ, ayon sa PAG-ASA, asahan ang maagang paglubog ng araw ngayong December 22, 2022, at kayo mapapansin mamayang gabi na mas mahaba ito. Ito rin naman ang hudyat ng pagsisimula ng winter season sa ibang bansa. Habang dito naman sa Pilipinas, ito rin ang hudyat ng mas papalakas pa na epekto ng amihan. Mas mahabang gabi at mas maikling araw ang mararanasan ngayong December 22. Dahil sa winter o December solstice, isa itong natural phenomenon na may kinalaman sa posisyon ng buwan sa mundo. Ayon sa PAG-ASA, isa rin daw na indikasyon ng December solstice sa mas malamig na panahon. Hindi na tumataas sa 26 degrees Celsius ang naitatalang temperatura sa Dagupan City tuwing umaga. So yung pag-ikot niya na gano'n, basta angle pa lang 23 degrees centigrade, ibig sabihin nakakaroon tayo ng pagbabago sa sapat o takbo ng mundo po natin. Nagpapaulan pa rin sa Bicol Region at sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ang binabantayang LPA na mataan nito sa layong 280 km silangan ng Surigao City. Patuloy rin ang pag-iral ng hanging amihan na magtatagal pa hanggang Pebrero ng 2023. Samantala, ilang mangingisda sa Dagupan City ang ilang araw nang hindi nakakapalaot dahil sa nakataas na gale warning sa mga seaboard ng malaking bahagi ng Luzon. Mga minamimilit pag malaking alon. Siyempre kami rin, iningatan din namin yung mga tao namin na pag may malaking alon, hindi sila pipilit. Mas mataas po ang pagwanda sa may extreme northern Luzon, gaya po ng Kalayan at saka Pasco, Batanes. Mas mataas po yung pag-alon po doon. Ayon sa PAG-ASA, posibleng tatagal pa ang gale warning. CJ, batay sa weather forecast ng PAG-ASA, mababang tsansa na tuluyang maging ganap na bagyo ang binabantayan nilang low pressure area. Posible daw itong malusaw sa mga susunod na oras. At ayon din sa PAG-ASA, abiso nila sa publiko, may aasahan na light to moderate rain sa ilang bahagi ng bansa ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Sakop nito ang mga lalawigan ng Batanes,
Cagayan, Ilocos Norte at Apayao. Dahil pa rin sa umiiral na amihan, mas matataas ngayon yung alon sa dagat. Ayon sa PAGASA, aabot yan ng 2.8 meters hanggang 6 meters. Bagay na mapanganib sa mga fishing vessel, lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Pero sa kabila ng umiiral na gale warning, dito pa rin sa May Tondaligan Beach ay patuloy yung pagdagsa ng mga beachgoer. Pero ang abiso sa kanila, hanggang alas 5 ng hapon lamang sila maaaring maligo sa dagat at bawal ding maligo yung mga nakainom at dapat yung mga bata na naligo ay may patnubay ng kanilang mga guardian o magulang. At samantala, ayon sa PAGASA, na itala ngayong araw ang pinakamababang temperatura sa La Trinidad Benguet na bumaba sa 15.9 degrees Celsius habang 16 degrees Celsius naman ang naitalang temperatura sa Baguio City na sinundan ng 18 degrees Celsius na temperatura sa Basco, Batanes habang nakapagtala din ang mababang temperatura ang Sinait, Ilocos Sur na nasa 19.5 degrees Celsius. Ayon sa PAGASA, asahan pa sa mga susunod na araw yung pagbaba ng temperatura lalong-lalo na sa Enero hanggang Pebrero kung saan sa Baguio City maaaring bumaba ng 8 hanggang 12 degrees Celsius ang kanilang temperatura. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio. Dancing Fountain ng Ilocos Sur na ayos na. Narito ang report. Muling nasilayan ang musical Dancing Fountain sa Plaza Salcedo ng Vigan City, Ilocos Sur matapos isara sa publiko noong Hulyo. Sa soft opening, napuno ng tao ang palibot ng plaza na nag-abang sa muling pagbubukas ng musical fountain. Kapansin-pansin ang bagong features gaya ng mga makukulay na ilaw. Nagdagdag tayo ng mga moving nozzle niya, laser lights, tapos mayroon na siyang fires, and then mayroon na siya rin siyang smoke. Kanya-kanyang video ang mga manonood. Overwhelming yung dami ng taong pumupunta at nanonood nito, lalo na nung kabubukas lang. Isinara sa publiko ang musical fountain matapos tamaan ng kidlat ang historic obelisk sa gitna ng fountain na siya ring sumira sa mga equipment o buong sistema na nagpapagana sa fountain. Sa laki ng pinsala ay mas minabuti ng provincial government na i-upgrade na lamang ang buong system. Hindi pa raw tapos ang rehabilitasyon na ginagawa ng Korean contractor na pinamamadali na bago matapos ang taon. Sundin muna namin yung dating schedule natin na 7:30 to 8. Pero mayroon mga pagbabago yan, depende na lang sa dami ng tao, sabi niya. Regular nang mapapanood ang Dancing Fountain sa dati nitong oras. Isang beses tuwing weekdays at isa naman tuwing weekends mula 7:30 hanggang 8 o'clock at 8:30 hanggang 9 o'clock. Kasama si Norman Raka, IV Hernando, One North Central Luzon. Patok na pasyalan ng mga dumadalo ng simbang gabi ang mga pailaw ng munisipyo sa Baler Aurora. Marami sa mga kabataan ang nagpapakuha ng larawan bago at pagkatapos ng misa. Bukod kasi sa katabi mismo ng munisipyo ang simbahan, ay bukas din magdamag ang pailaw sa plaza. Isa sa kinagigiliwan ng marami ay ang giant Christmas tree at ang paligid ng munisipyo na nabalot ng magaganda at makukulay na Christmas lights. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Pagkumpleto sa simbang gabi, mahalagang tradisyon ng mga Pinoy tuwing Pasko. Tunghayan sa GMA Regional TV Presents. Nagliwanag ang maraming lugar dahil sa mga pailaw at dekorasyong pampasko. Kabi-kabilaan na rin ang mga nagpapatugtog ng Christmas songs na nagsimula pa sa pagpasok ng Burmans at abala na rin ang ilan
sa paghahanda para sa Noche Buena. Pero para makumpleto mano ang Paskong Pinoy, hindi kinakaligtaan ng marami ang pagdalo sa Misa de Gallo o Simbang Gabi na nagsimula na noong December 16. Pero paano at kailan nga ba nagsimula ang Misa de Gallo sa bansa? Ayon sa Simbahang Katolika, kasabay ng Kapaskuhan noong 1700, ang panahon ng anihan ng mga magsasaka bago mag-ani. May tradisyon na dumalo sa misa ang mga magsasaka sa madaling araw. Alam natin na ang Katolisismo ay dumating sa Pilipinas dala ng mga ng Espanya at ang mga frailes, si mga friars, sila ang nag-introduce dito ng tradisyon na ito. At it's a good Christian legacy na iniwan ng mga friars. Spanish word ang salitang Misa de Gallo o Mass of the Rooster. Hinikayat umano ng mga praile na magdasal at magpasalamat ang mga magsasaka sa mga biyayang natatanggap nila hanggang sa naging tradisyon na ito, siyam na araw bago ang Pasko. December 16 because it's a 9-day Novena Masses which will last from 16 to 24th. That's 9 days. 1981 ang simulang magsilbi sa simbahan bilang volunteer ang 84 anyo sa si Lola Filipa. Matatag ang kanyang pananampalataya. Kaya malaking bahagi umano ng kanyang buhay, iniaalay niya sa simbahan. Dito ko naranasan yung papunta sa simbahan. Mahalaga pala sa buhay. Maski mabigat ang problema mo, magaan kung nandito ka. May Diyos, niyakap ko sa iyo, ang Diyos sa mga problema ko sa buhay. Pero paalala ng Simbahang Katolika, huwag sanang makalimutan ang tunay na diwa ng pagdalo sa Simbang Gabi. Magkukumpleto ka ng Simbang Gabi pero hindi naman nagbabago ang iyong buhay. Well, that's something wrong with that. That's what you call hypocrisy, you know? Pero of course, yung pagsisimbang gabi, dapat dinadala yan. Paglabas ng simbahan, dinadala nila yan sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Russell Simorio. Ito ang aking special report. Ilang araw bago ang Pasko, mabigat na daloy ng trapiko nararanasan sa Dagupan City. Sundan sa report. Ramdam na ang mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod ng Dagupan ilang araw bago ang Pasko. Mula sa AB Fernandez Avenue hanggang sa ilan pang pangunahing kalsada, nagkakaroon na ng traffic build-up, lalo na pagsapit ng alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sobrang traffic dito sa pauntang simbahan. Kasi isang daan dito ay yung mga nagtitinda, nakaharang na. Nagpatupad ng cancel day off at full deployment ang hanay ng poso na magtutuloy-tuloy hanggang sa pagsalubong sa bagong taon. Nagkaroon din ng adjustment sa schedule ng duty para matiyak na sapat ang bilang ng mga poso enforcer sa kalsada, lalo pat ramdam na ang Christmas rush sa syudad. Kakaproblema naman minsan pero kunting pasensya kasi may mga ginagawa tayong kalsada pero kaya naman, kayang-kaya. Napag-aaralan naman kaagad, nalulutas naman kaagad yung traffic. Bilang bahagi ng hakbang ng poso, naglagay na rin ng mga warning cone sa gitna ng kalsada, partikular sa AB Fernandez Avenue, kung saan naroon ang baratilyo, food strip at palengke. May mga lugar din na hindi pwedeng magbaba at magsakay ng pasahero. Dapat ay tuloy-tuloy lang ang usad ng sasakyan. Pinaghahandaan na rin ng poso ang mas matinding traffic build-up simula sa Biyernes hanggang sa bispiras ng Pasko. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Singil sa business permit sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan, walang pagtaas sa 2023 ayon sa lokal na pamahalaan. Ang detalye sa report. Nilinaw ng pamunuan ng Business Permits and Licensing Section na walang pagtaas sa singil sa renewal ng business permit sa Mangaldan, Pangasinan sa susunod na taon. Ayon sa BPLS, nakabase sila sa bagong aplikasyon ng business permit sa idedeklarang capital o gross income ng isang negosyante. Ang binabase lang namin kasi ang computation ng business permit sa dinideclare nilang gross nila. Pag medyo malaki yung gross nilang dineclare, yun, tataas ang business tax nila. Pero pagka mababa naman, hindi tataas. Samantala, magiging online na ang transaction sa application at payment para sa renewal ng business permit sa bayan. Simula Enero, maaari na mag-renew sa pamamagitan ng online app ang mga negosyante. Pwede na rin silang magbayad online.
Maagang nagpaalala ang BPLS na iproseso na ang renewal ng business permit upang makaiwas sa penalty. Feeling naman ako na pwedeng hindi online. Kung online naman, kumalayo ako. Doon pwede ako pwede magbayad ng payment niya. Pagka hindi sila kumuha ng business permit nila before January 20, mapapatawan niya ng 25% penalty at 2% surcharge. 27% kaagad after January 20. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Lalaking inakalang natutulog dahil sa kalasingan na diskubring patay sa Santa Maria, Ilocos Sur. Narito ang report. Inakala ng pamilya Mariano na nakatulog lamang ang kanilang padre de pamilya sa labas ng bahay sa Barangay Lubong, Santa Maria, Ilocos Sur dahil sa kalasingan. Ngunit wala na pala siyang buhay. Nakita pa raw ng anak ang kanyang amang si Armando Mariano Sr., 63 anyos, hapon ng December 15, na nakahiga at nakahawak sa kawad ng kuryente ng streetlight. Style na kami dito yung biktima, lumabar pa yung maturog lahat ano, ginuli pa ka, nakano kasi kami ti pares yung handa nga yung titik. Na lang madiscovery ti, medyo yan, ganda limabas nga, ibigat December 16, nakita na nga na tao, diyan nga nakahigdalyay. May lapnos sa palad ang biktima na hinihinalang sanhi ng pagkakakuryente nito. Wala naman umunong nakikitang foul play ang otoridad. Tumanggi na rin ang pamilya na isailalim sa autopsy ang labi ng biktima. Dead on arrival ang 23 anyos na service crew ng isang fast food restaurant na si Christina Jompok. Sakay ng motorsiklo ang biktima nang mawala ng kontrol sa manibela at sumalpok sa poste ng kuryente sa National Highway ng Barangay Baliw Daya, Santa Maria. Baka dahil puyap naman siguro, ma'am. Yes, na kami junction dahil dyan, ma'am. Baka na nag-aawan naman. So, nagkasutiga po siguro. Matinding sugat sa katawan ang tinamo ng biktima. Paalala ng otoridad, iwasang magmaneho kung wala sa kondisyon ang katawan upang maiwasan ang aksidente. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Kasama si Norman Raka, IV Hernando, 1 North Central Luzon. Mga miyembro ng Pangasinan PPO sumabak sa special training sa VIP Safety and Protection. Narito ang report. Hindi lang pagpapanatili sa seguridad ng publiko ang binabantayan ng PNP. Ilan sa mga miyembro ng Hanay, idinedeploy sa mga VIP o mga personalidad na may matataas na katungkulan sa gobyerno. Sumabak sa special training sa VIP Safety and Protection ang 50 miyembro mula sa iba't ibang himpilan ng pulisya sa Pangasinan na kabilang sa Police Security Protection Group o PSPG. Yun po ay nasa batas na hindi po sila pwedeng mag-perform ng duty as PSP kung hindi po sila trained ng VIP course. Binigyan ng senaryo ang bawat miyembro kung saan nasubok ang kanilang pagiging alerto para maprotektahan at mabigyan ng seguridad ang binabantayang VIP. Yan po ay napaka-importante po kasi buhay po ang nakasalalay po rito. Buhay po ng ating mga VIPs at saka itong ating mga pulis po. Napaka-importante na magkaroon ng reorientation sa basic security skills ang bawat PSPG para magkaroon ng tamang aksyon sakaling may umusbong na hindi kanais-nais na insidente laban sa VIP. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. David Licao ko, may sagot sa pambabasted ni Clay sa kanyang karakter na si Fidel sa Maria Clara at Ibarra. Tunghayan sa report. Naging top trending ang pag-amin ni Fidel kay Clay sa serye ng Maria Clara at Ibarra. Binibining Clay, tinatangi kita. Iniibig kita, binibining Clay. Pero sa mga sumunod na eksena, binasted ni Clay si Fidel. Sir Fidel, hindi tayo pwede. Okay? Imposibleng maging tayo. May sagot naman si David Licao kung na gumaganap bilang si Fidel sa nangyari. Sa post ni David sa kanyang social media account, bawi tayo with a sad emoji na talaga namang kinaaliwan ng netizens. Samantala sa pagpapatuloy ng Maria Clara at Ibarra, ipipilit ni Padre Damaso kay Maria Clara na huwag niyang pakasalan si Ibarra.
Abangan mamayang 8 p.m. sa GMA Talibabad. Sa huling dalawang gabi ng Startup PH, magkakabati na kaya sina Tristan at Davidson? May happy ending kaya para kina Tristan at Danny? Abangan mamaya sa Startup PH 8:50 p.m. sa GMA Talibabad. Trace De Leon, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, nag-umpisa na noong October 29 ang Kapuso Bigay Premyo panalo sa Pasko. Almost 11 million pesos na halaga ng papremyo ang ipamimigay sa lucky winners ng Daily, Weekly at Grand Ross. Heto na ang mga weeks 1 to 4, 100,000 pesos Aguinaldo Cash Package winners ng Kapuso Bigay Premyo panalo sa Pasko. May chance pa kayong manalo sa mga susunod na linggo ng cash prizes at house and lots sa Grand Raw, kaya patuloy lang sa paghuhulog ng entries. Pwedeng magpadala ng entries hanggang January 6, 2023. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isa ang patay habang tatlo ang sugatan matapos sumalpok sa poste ang sinasakyang truck sa Pantabangan, Nueva Ecija. Sundan sa reports. Maririnig sa amateur video na ito ang lalaking umiiyak habang pinagmamasdan ang isa pang lalaki na nakahandusay sa kalsada. Ang lalaki sa video, lula ng delivery truck na umano'y sumalpok sa dalawang poste ng kuryente sa Barangay Kadaklan, Pantabangan, Nueva Ecija. Matinding sugat sa ulo ang tinamo ng lalaki na kinilalang si Marcelo Ancheta, 20 anyos. Patay si Ancheta sa aksidente. Pababa po kasi yun, sir, tsaka yung weather condition natin that time. Ambon. Accordingly, sir, nawalan ng preno yung forward truck. Tapos, meron siyang kasunod, sir, na ano, na ambulansya. Ngayon, muntik niyang matagis yung ambulansya. Sugatan ang tatlong iba pa na sakay ng truck. Naipit pa sa loob ng truck ang mga biktima. Itinuturing ng otoridad na accident-prone area ang lugar, lalo na tuwing umuulan. Sinubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakuhanan ng pahayag ang kaanak ni Ancheta, pero tumanggi sila. Sumadsad ang sasakyang ito sa isang fast food chain sa Barangay San Jose, Balangas City, Bataan. Inararo rin ang siyam na motor na nakaparada malapit sa kainan. Dalawa sa mga driver ng motorsiklo ang sugatan. Yung driver po nang umaba, suddenly nagkaroon ng acceleration at bumangga sa mga nakapark na motorcycle. Tapat ng isang restaurant. Ang sabi lang niya, hindi niya maitindihan bakit sila na lang nagkaroon ng unintended acceleration. Kinilala ang driver na si Reynaldo Pagyo, 57 anyos. Wala pa siyang pahayag. Palagi ang aming paalala sa ating publiko na maging maingat. Una po sa kanilang kalusugan, kapag hindi pa sila handa magmaneho, ay iwasan po. At siyempre, yung sasakyan nila ay dapat po ay palagi nilang ipacheck ang kanyang kondisyon. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio. 1 North Central Luzon. Pagsusunog ng basura na uwi sa grass fire sa Santa Ilocos Sur, narito ang report. Halos hindi na makita ang kalsada sa kapal ng usok mula sa nasusunog na bakanteng lote sa Barangay Quirino, Santa Ilocos Sur. Nagulat na lamang daw ang mga residente sa biglang paglaki ng apoy. Ipag-arop na ngarog ko tito yung ming maan mami. Di banger tamo may matatoy, nabalay. Mamang ka, nagpo-orda siguro. Taliwas ito sa imbestigasyon ng BFP. Nagmula raw ito sa katabing lote kung saan nagsunog ng basura sa tabi mismo ng puno ng kawayan. Sa lakas ng hangin, posible umunong nailipad ang baga ng apoy sa bakanteng lote na pinagmulan ng grass fire. Base kasi sa investigation ma'am, merong nagsunog ng basura. Tapos kumalat ma'am sa may kawayan hanggang pumunta sa kabilang lote ma'am. Wala namang nasugat ang residente o nadamay na kabahayan. Agad ding naapula ang sunog. Pero panawagan ng BFP, mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang pagsusunog ng basura. Iwasan po nating magsunog ng basura o kung hindi naman po maiiwasan ma'am, dapat bantayan po. Tsaka iwasan yung magsunog ng basura pag
masyadong malakas yung hangin. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Walong suspected HFMD cases sa Mangaldan, Pangasinan, binabantayan ng Rural Health Unit. Sundan sa reports. Pinag-iingat ng Health Authority ang publiko kaugnay sa mabilis na hawaan o transmission ng hand, foot and mouth disease o HFMD sa Mangaldan, Pangasinan. Ngayong linggo lang, walong suspected HFMD cases ang under observation ng RHU. Ito naman ay may mga sintomas na hindi naman na kumbaga usual symptoms naman na sila ay pinangangalagaan naman ng ating mga nurses sa barangay at ng ating mga midwives. Karaniwang mga bata ang tinatamaan ng HFMD. Kapansin-pansin din daw ang mahinang resistensya ng mga suspected patient. Wala naman daw clustering sa mga suspected patient. Ang dapat natin pagkaisipin, ito ay pwedeng mahawa through, of course, mga secretions coming from our mouth at doon sa mga blisters na kung saan nandun siya sa mga kamay at paa, na pag yan ay of course lumipat sa mga bata na 8 taon pababa na kung saan mababa ang kanilang resistensya, pwede na lang makuha yung mismong virus. Tatlo ang apo ni Aling Emmy, lahat bata. Bukod sa pagpapalakas sa resistensya, ay protektado rin ang mga apo para hindi mahawaan ng HFMD. Hindi ho sila pinalalabas ng nanay niya ng ano, kasi maluwag naman yung likod namin doon na lang sila pinaglalaro. May tuturing na viral infection ng HFMD. Para makaiwas sa HFMD, mahalagang panatilihing malakas ang resistensya ng katawan. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Pag-upgrade at paglalaan ng pondo sa sports playing venues, pinag-aaralan ng Ilocos Sur Provincial Government. Narito ang report. 100 medalya ang naiuwi ng Baguio City sa katatapos sa Batang Pinoy 2022 National Championships. 31 dito ay gintong medalya. Sinundan nito ng Pasig City, Quezon City, Laguna at Iloilo. 7 gintong medalya ang nasungkit ng Nueva Ecija. 5 rito ay mula kay Ivory Faith Novesteras sa larong archery. Medyo mahirap po siya as needed namin i-balance yung sports tapos yung academics po namin. Pero yung results naman po, nag-pay off po kasi everyday din po yung ginagawang training. Talagang 100% po yung bibigay para sa anak para yung laro rin ng anak mo, ibigay niya rin yung the best niya. Outdoor ang naging playing venue ng archery sa isang elementary school sa bayan ng San Ildefonso. Pero ito rin umano ang naging suliranin ng provincial government. News, isa sa mga naging problema namin na malaki is yung archery sa San Ildefonso, no? Bale, hindi naman natin pwedeng gawin na permanente yung playing venue doon. Kaya sa kasagsagan ng sporting event, ay pinag-aralan ng provincial government at ilang opisyal ng archery ang paglalaan ng archery range sa loob ng stadium bilang training ground ng mga atleta. Nasa 40 meters ang lawak na maaaring i-occupy. Hindi man pasok sa standard size na 57 meters ay malaking bagay na raw para makapagsanay ang mga manlalaro. Plano ring magtayo ng bowling center sa lalawigan matapos mag-donate ang Philippine Sports Commission ng bowling set. Nagbigay rin ng ibang sports equipment. Kasi nung mga nakaraang taon, nagkukulang tayo sa mga equipments eh. So wala tayong proper equipment para makapag-training yung mga atleta natin. Pero ngayon, kumpletong-kumpleto na. Nakaplano na raw ang paglalaan ng pondo sa sektor ng sports upang mapaganda ang kalidad ng mga playing venue at makapag-produce ng dekalibreng atleta. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Kasabay ng dagsa ng mga nagtutungo sa Lingayen Beach, dobling dami ng basura na kukolekta ng Pangasinan PDRRMO. Narito ang report. Sa Lingayen Beach, napiling mag-reunion ng mga kaanak ni Annaline. Galing pa raw sa iba't ibang probinsya ang ilan sa kanyang mga kaanak. Habang nandito lahat kami, at the same time, nag-reunion na rin po kami dito.
Ayon sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, doble na ang nitatala nilang bilang ng beachgoers ngayong holiday season, lalo na ngayong naka-Christmas break ang mga estudyante. Base po sa aming mga monitoring, dumoble na po yung ating mga beachgoers, although meron po tayong mga naka-assign na mga rescuers po dyan sa ating mga AOR, area of responsibility. Pero kasabay nito ang doubling volume rin ng basura na nakokolekta ng tanggapan. Ang mga ito, iniiwanan mismo ng mga bisita sa lugar. Ilang sunog na basura rin ang nadiskubre ng otoridad sa mismong tower sa Lingayen Beach. Hinala ng PDRRMO, nag-bonfire ang mga bisita sa mismong tower. Bagay na mahigpit umanong ipinagbabawal. Nakikiusap po kami sa pagbisita po para mapanatili po natin na maganda, maayos yung ating mga tourist spot dito sa Pangasinan, na tulungan niyo po kami na i-resolve itong problema po sa basura. Pakiusap ng tanggapan, iwanan at panatilihing malinis ang Lingayen Beach. Yung mga basura namin, nilalagay na lang namin sa plastic tas inuuwi pa namin. Hindi na naman tinatapon dito. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Empleyado ng Vigan City Government, nag-alas Santa Claus sakay ng kalabaw para mamigay ng Pamasko. Tunghayan sa report. Ang Pasko para sa lahat, pero sa nakaugalian ng mga Pinoy, ang mga regalo ay para sa mga bata. Kaya naman sa Vigan City, nag-alas Santa Claus ang mga empleyado ng City Government at nagbahay-bahay para mamigay ng regalo sa mga bata. Masaya na tayo pag nakikita natin na masaya yung mga bata. So yun yung naisip namin, pagtuunan ng saya. Pinoy na Pinoy ang konsepto dahil sa halip na reindeer at sleigh, pambansang hayop ang kasama ni Santa, ang kalabaw at kariton nito. So we opted to use the traditional na kalabaw at kariton para ano lang, for tradition purposes. Nasa 6,000-8,000 bata ang nabigyan ng Pamasko mula sa kontribusyon ng mga empleyado ng City Government. Kasama si Norman Raka, IV Hernando, One North Central Luzon. Mga kapuso, 3 days na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging mga kapuso natin abroad, dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si Harold Reyes. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ivy Hernando. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.